Gelatin versus gulaman. Ano nga ba yung kaibahan nila? If you wanted to know more, just keep on watching. Hi guys! Welcome back dito sa aking channel. At para sa episode na ito, pag-uusapan nga natin ang kaibahan between gelatin and gulaman. Marami sa inyo nagsasabi, Nay, parehas lang din yan. Yung gulaman is Tagalog ng gelatin. Ayan, ganyan nga tayo mga Pinoy. Pero ang totoo is magkaiba, iba, at iba nga talaga silang dalawa. Ayan, marami sa inyo dahil magpapasko na, marami sa inyo yung gagawa ng mga dessert gamit yung gulaman, and meron dyan gagawa ng buko pandan, coffee jelly, gelatin na yung may makukulay or cathedral windows pag pinasosyal, and kung ano-ano pang mga dessert, and especially mga no-bake dessert katulad ng blueberry cheesecake. Ayan, ano nga ba yung mga ginagamit doon? So, umpisa natin with their components or yung content kung bakit sila magkaibahan or magkaiba. Unahin na natin yung gelatin. Gelatin is, eto siya, animal-based siya. Galing siya sa collagen from animal. And eto yung mga galing sa mga bone broth, pinakuluan na matagal, and yung mga namuumuo, yun yung ginagawa na gelatin. Kadalasan ang brand nito is Knox or Ferna. Yan yung mga makikita nyo sa mga baking store and grocery. Ayun yung mga leading brand na available dito sa Pilipinas. But if you need mas marami, meron din naman sa mga baking store na per kilo or 1/4 or 250 grams nakakabili kayo. And ganito siya, medyo yellowish siya dahil nga galing siya sa bone broth ng animals. So if you're vegan, bawal sa inyo na mayroong gelatin dahil of course, galing sa animal ito. So hindi to pwede sa mga vegan. And ito yung gelatin din ang ginagamit sa mga no-bake desserts katulad na mga blueberry cheesecake and yung mga pastries na kinakailangan ng gelatin. Gelatin 'yun yung ginagamit doon. Kasi ang gelatin ang ginagamit lang dito to dissolve is boiling water or mainit na tubig lang. Hindi mo to kailangan pakuluan. Pag-usapan natin yung difference mamaya. Ito is, bubuhusan mo lang ng mainit na tubig, tapos magiging clear na siya or matutunaw na siya agad, tsaka mo siya ihahalo dun sa iyong mixture. So, and also, yung isang pack nito, ideally, hanggang 1/4 cup ng mixture or kapag sa mga tubig, 1/4 cup lang yung kaya. So, around siguro mga 60 ml. Ganyan yung kaya na patigasin nito. But with gulaman, iba din siya. So, ang texture nito kapag naluto is smooth, malambot, and hindi siya maigat or yung parang pag kinagat mo is lumalaban. So, yun yung gelatin. Now, proceed naman tayo sa pinakakilala dito sa Pilipinas. At available sa suking tindahan, sa palengke, lahat. Mas madali itong bilhin at mas murang dihama kumpara sa gelatin. Ito yung mga gulaman. It's either powder or itong mga gulaman bar. Ito, siguro sa mga nanay ninyo, ito yung mga nakikita nyo bago na uso yung mga powdered gulaman. Ito talaga yung mga unang gulaman na ginagamit. Tawag dito gulaman bar. Nabibili din to sa mga leading supermarket and meron din sa palengke. Mas mura din yung ganito. So, with gulaman, ang kaibahan niya, kung ang gelatin ay gawa sa animal fat or sa collagen ng animal, ang gulaman naman ay gawa sa seaweed. Ayan, yung kaibahan nila, magkaiba sila ng components. Yung isa galing sa animal, yung isa is galing sa seaweed. Kaya yung gulaman is pwedeng-pwede siya sa mga vegan. And also, ang mga gulaman, yung mga powdered type niya is mas powdery or yung texture niya is mas pino kumpara dun sa gelatin. And ito is available ito na mga colored, may kasama ng color, and meron na ding flavor gulaman. And unlike sa gelatin, wala, colorless lang yan or parang clear lang siya. This one, mas flexible yung gulaman. And with the yield is mas marami kayong mapuproduce na gulaman using yung mga ganito since ang magagawa mo dito is 2 cups na ng liquid
or around 480 ml na yung magagawa mo kapag sa isang sachet ng gulaman. So, mas cheaper siya in the long term. Ang preparation naman nito is ilalagay mo siya sa tubig, didissolve mo, and pakukuluan mo siya sa stove. Kung itong gelatin, binubuhusan na mainit na tubig, ito namang gulaman is pinapakuluan hanggang sa mga madissolve na husto. And then, pagkulong-kulo, doon mo itatransfer sa lagayan and papalamigin, titigas. Ganun siya. Now, Nay, paano naman kapag mga bar, yung mga ganito, gelatin bar? Kapag gelatin bar naman ang ginamit mo is pupunitin mo siya and ibababad mo muna siya sa tubig for around 30 minutes. Kapag lumambot na siya, dun mo parang pakukuluan at pagkulong-kulo na, tsaka mo siya itatransfer, sa lagayan. With gulaman bar, syempre color lang ang meron yan. Wala yang flavor. So, kadalasan nilalagyan siya ng mga vanilla, buko pandan flavoring, ng mga essence. So, ayun lang naman yung difference nilang dalawa. So, quick recap tayo. And that's it for our today's episode. Sana nagustuhan nyo itong video na to. And if you have any question, just leave it in the comment box and gawan natin yan ng video. That's it. Thank you for watching. Please like and subscribe my channel. And see you on my next video. Bye!